Nung anak to. Wag dito, wag di. Magre-refer ako. Alis. Nung anak. Hello guys, good morning. So today is November 7, 11 ng umaga. So wag ka dito nak, magre-refer ako. Ayan. So i-refer tayo dito. So, yung repair natin ay Inno 3D, 3060, 12GB. Yan. Ang problem nito, shortage siya guys, sabi ng may-ari. So, may sticker pa naman siya, hindi pa siya nabubuksan. Ayan. Hindi pa nahalit yung sticker. So, buksan na natin. Shorted daw ito. Daw, sabi ng customer. Testeran nga natin. Saan ang shorted? Siguro 6 pin yan. So, shorted nga. 6 pin. 8 pin pala. Kasi 8 pin siya. Shorted. Sana wala pa tong repair history. Kasi lahat ng mga nare-repair ko, puro na lang may galing sa technician, nakakasawa. Nakakasawa na yung puro galing sa technician. Pwede bang, galing naman sa customer? Sa customer na hindi nagpagawa sa ibang technician? Kasi nakakasawa. Pag ang mga repair ay lagi na lang galing sa technician. Ayan. So, hindi naman yata ito yung mahirap buksan. Wala na yata yung internelyo. Ayan. Kasi yung mga customer kasi, ang gusto, magpa-repair, dun sa no fix, no pay. Gusto magpa-repair dun sa mura. Pero wala namang alam. Ayan. Kasi nga, no fix, no pay, saka mura, dun sila. So, pag-inquire sa akin, ay, mahal. Ayaw ko dyan, mahal kay Jonathan Octesa. O, mahal sa video card repair. So, dun sila nagpaparepair sa mura. Saka, no fix, no pay. Ayan. Sa akin kasi, may bayad dito sa video card repair. Ay, walang libre. Ayan. Oops, nabuksan na natin. Super dust. Wala kasing libre dito sa atin sa video card repair. Binabayaran sa atin yung experience bilang technician, video card specialist. Ayan. So, ito ay matagal nang hindi pinapalitan ng thermal pad. As you can see, puro dust na siya. Ayan. So, matagal na itong tuyok na. Para ng chicks na hindi nadidiligan. Ayan. So, tuyo na siya. Tuyo na. Hindi nadidiligan. Okay. Ay? Tayo. Ha? Ba't ang titigas na ito? Okay, mabuksan. Wala, natangos na yung aking ano. Dito na tayo sa last. Kinalawang na yata ito. So, hindi pa siya nabubuksan, guys. At super tigas ng tornilyo. Ayan. Yung mga repair natin kahapon, sunod-sunod, puro galing sa repair, galing sa technician, lahat. Ang mga declaration is, GPU chip na daw, wala na daw pag-asa, bili na bago. Yan, na-repair naman natin, sa video card repair. So, yun yung kaibahan. Bakit siya
hindi nare-repair ng no fix no pay? Bakit hindi siya nare-repair ng mga mumurahin maningil? Bakit? Anong reason? Bakit sa video card repair ay nare-repair? Yun ang ano, bakit? Yan. So, bakit ganun ang nangyayari? Kaya lang, kagustuhan ng may-ari. Kaya yun, medyo mataas yung repair. Kasi yung mga repair ko dito guys, yung kahapon, ito yung mga vlog natin sunod-sunod dito. Puro repair history. Ito siya. So, panoodin nyo guys ito sa ating YouTube channel at puro ito ay repair history. So, ito siya. Oh. Makita natin. With repair history. Puro nakakasawa na lang to, puro with repair history. So, ito pa. Yan. So, show nga natin. Screen. Ayan, guys. Ito. With repair history. Napansin ninyo. Tapos, yung mga na ito, i-upload natin ngayon. With repair history din. Ayan. So, with repair history. Ayan. Tapos, pinaputok ito. Nilinis pa. Tapos, kung mapansin nyo, ito. Puro ano siya? With repair history yan. Makapansin nyo. Yan. Galing na kay Tick. So, yan. Etc. Nakikita pa yung pangalan nila. So, ito mas dito sa ano natin. YouTube. Ayan, no? YouTube channel natin, guys. Puro siya repair history. Ayan. So, puro may repair history, guys, yung nare-repair natin. Nakakasawa eh. Nakasawa mag-repair eh. Parang nakakatamad din yung vlog yung mga... Ayan. Puro may mga galing sa repair technician. Tapos yung mga madalas guys, na-inquire na sa akin. Tapos ipinagawa nila sa iba. Sa ibang technician. Ayan. Hindi man nila. Tapos yung iba hindi nagsasabi ng totoo na sabi no, repair history daw. Pagbukas ko naman, ay kaya inaman na naligo sa plaques. GPU chip, lahat ng memory, puro plaques na. So, tapos minsan nasira siya sa puro dahil sa mga plaques na yan. Plaques. Minsan, lalagay pa sa oven. Microwave oven. Nilalagyan ng, yung ano, liquid plaques. Nilalagay. Tapos, nilalagay sa oven. Gumana naman daw. So, a few 3 days, ganyan, gumana. Tapos, doon, natuluyan na. Kasi may mga tinamaan siya. So, yan yung ano. So, walang magagawa. Yung video natin, mga vlog natin sa YouTube, yung pinaka-evidence natin sa mga customer, pinapanood nila, ginagaya nila. Eh, naging technician na rin sila. Dumadami yung mga video card technician. Dito sa Taguig, ang dami ko rin itong kalaban na GPU nagre-repair ng video card. Pero tayo, video card specialist tayo. GPU expert tayo. Kaya, yan. Huling-huling bagsak, huling halakhak dito yan sa video card repair. Ang medyo kakalungkot lang kasi taas na mga yung mga pinaprepare na sa atin ay mamahalan yung mga customer kasi ano daw yun, mahal na yung gastos. Ang mahal daw ng repair sa akin ay hindi nila iniisip sa sarili nila na ate ka, bakit mahal? Ba't doon sa una kong pinareparean mura ang singil? Oh, yun ang tanong. Bakit nga ba? Bakit nga ba mahal sa video card repair? Bakit nagmahal? Hindi ba nila tinanong, bakit ho kaya nagmahal? Ngayon, so dapat tataanohin din, consider lahat. Kasi, hindi naman kasalanan ng video card repair ang dumami ang sira ng iyong video card. So,
Kung tutusin, kasalanan nyo ng mga ng owner at kasalanan ng mga technician. O, dahil nga hindi sila eksperto, hindi sila ganun kapulido sa trabaho, walang quality. doon na pumapasok yung pagtaas ng presyo ng repair dahil maraming mga nadadamage. Yeah, so yun yung mga nagiging cause. Ayan, kaya hindi dapat sisihin ang video card repair kung bakit mahal na ang nagiging labor cost. Ayan, lingunin muna ang sarili bago ang video card repair. Baka naman pagkakamali mo lang. Ayan. So, hugot. Hugot tayo, hugot. Hugot sa mga nagre-reklamo. Pagawa-pagawa kasi sa iba eh. Sa akin na in-inquire, sa iba pinagawa. Tapos reklamo, bakit ang mahal? Ayan. So, huwag magreklamo kung kasalanan mo naman. So, ano kaya ang sira nito? Ito ay shorted. So, ang shorted niya dito. So, wala tayong bulb yun, no? Schematic. Ayan. So, medyo may mga ano dito. Ayan, may umagos dito. So, I think this is a kind of liquid. Okay, so hindi pa naman ito nagagalaw guys kasi may sticker pa. Possible dito lang ang shorted niyan eh. Yan. Kaya lang, sa ganitong lagay, ay hindi siya, wala siyang lumabas yatang factory flux. So saan kaya? Capacitor? O ano? Ito guys, ng mga ganito sa video card, bibihira ito masira. Ito mga electrolytic. Ang mali, ano to? Parang ito yata. Ano kaya bumigay dito? Kasi wala siyang ano, factory flux. Yeah, yung mga sikreto. So, malalabas na naman natin ng mga sikreto ng video card repair. So, kung kukulik nyo lang yung knowledge. So, dito, medyo ano siya, oh. Inisprehan yata ito ng yung pang ano sa PCB. Yan. Hindi ko alam kung ito ay refurbish. Ano kasi siya eh. Para siyang nilagyan ng ano. Varnish. So, PCB varnish. May tawag dun eh. Yan. Para daw hindi agad masira yung piyasa o etc. Yan. So, nilagyan siya. So, ano kaya ang sira nito? So, hindi siya masyado halata. Kung anong sira. Ayan, madumi siya eh. Tingnan natin yung mga gates niya. Ayan, susundutin natin yung ano dito. So, ito yung pin 1. So, may reading tayo. Tingnan natin baka sa memory. Sa pin 1. Kasi itong mga ganito, medyo pagsira yung memory, medyo delikado. Pag shorted. Check muna natin. Yung mga coil. So, yung coil natin may reading na 0.0423. So, ibig sabihin ay oh, what's that? It's a shorted. Oh. Ano kaya to guys? Shorted tong isa na to. Ah, this is a 12 volt rail. Shorted siya. Si yung truck, lumiban dito. Punta dito. So, shorted. So, dito siya lumiban. Shorted yung truck na yun. So, wala siyang evidence. So, tingnan natin dito, kapain natin dito, guys. Kung alin yung mga ano. Pag gantong walang evidence, medyo may rap-rap. So, ito yung kapain natin to. Okay. Ito. Okay. Okay. Ha? Ganon. Dalawa lang yung ano. Dalawa lang yung hindi shorted.
Ito lang yung hindi shorted yung dalawa sa baba. Tapos yung the rest sa taas, shorted. Ito. 1, 2, 3, 4. So, nakaasa siya sa apat na MOSFET. Nakaasa sa ano? Sa external. Shorted. So, walang evidence guys na shorted yung kung aling MOSFET. Medyo mahirap ito pag ganito. Dito yan sa apat. Kaya lang hindi po siya naglabas ng ano, factory flux. Yan lang, medyo mahirap-hirap siya. Wala akong thermal camera na ngayon eh. So, mahal kasi. Thermal camera. Nasira na yung thermal camera ko. Ayan. So, hindi natin makita. So, maglilinis muna ako. So, walang evidence tayo guys na nakita kung alin yung bloated. Hindi nagpakita ang ebidensya. Tingin pagpag sa pag-ejection naman kasi guys, hindi naman delikado kasi sa ejection yung mga ganito. Pag gantong no evidence, wala, no choice, mag-i-isa-isa talaga tayo ng ano, mga MOSFET, tatanggalin lahat siya. So, I think kaya na to ng ano, kahit walang preheater. No choice. Pasensya na kahit inuubo tayo. Inuubo-ubo. Wala, walang nagpakita ng bloated, oh. Wala man lang konti. Kahit konti-konti, wala. Ito ba? Laman lang eh.
Snos. Ay, wala. Isa-isa. Okay, tanggal lahat. No choice. Makita. So, mahirap-hirap ito. Hindi tayo pwede mag-eject, guys, kasi naka-full shorted siya. Masisira yung GPU chip. Magka-error code 43 pa yan. So, pag video card, hindi kayo basta-basta mag-eject. So, titingnan ko lang yung mga 1.8 volts. So, this is 1 volts. Ito yung 1.8. And this is 12 volts again. So, ibig sabihin, ito ay para dito. So, 12 volts na to. Tapos yung 4 sa taas. 1, 2, 3, 4. Para dito sa external. So, shorted din. Siguro galing dito. Ang supply. Shorted. Pero hindi shorted yung gates. Tapos hindi naman shorted yun. So hindi siya dito. So, ito. Sa kabilang 12 volts. No choice. Lahat tatanggalin isa-isa. Wala, no choice. Yun ang buhay. Just remove. So, no choice. So, isa-isa natin siya, guys, tatanggalin. Ayan ang gagawin natin kasi hindi siya pwedeng makita o mag-eject pag mga ganito. Ano ba, mag-eject ba ako? Kasi wala akong thermal camera eh. Mahirapan. Iisip ko. Mag-eject ba o hindi? So, subukan natin mag-eject. Kasi hindi naman siya bloated eh. Kaya, pwede tayo subukan natin mag-eject. Baka ito yung mga masyado, baka masip ito. So, kapa-kapa na lang. So, mababa lang. Kasi 0.7 niya. Na, ano. Mababa lang yung ano natin. I-check. Okay. Try natin 1 volts. So, kapa. Wala pa lang camera.
Kapa-kapa siya, guys. Wala. Wala. Wala talaga. Di pwedeng mataas, guys. Masisira. Masisira ang core. Talagang no choice. Wala man lang kahit kapurat. Napangitain. Wala. No choice. Isa-isa. So natin ang pesahan. Base sa ganito, ito. Pero dapat yung nasa tabi muna. Sa isa. Kasi kung gauge, hindi ba sa magsishort yung gauge niya? Subok nga ako isa pa. Yung kanyang BCC. Isa pa. So, try natin ang BCC niya. Pin number 3 yata o 3. Okay. Okay siya. Okay. Okay naman. Okay. So, 1, 2, 3. Wala. No choice. One by one. Pero panigurado ko ito na sa gitna. Ito, ito. Subukan natin. Kasi based sa
ano natin na na-experience. Itong nasa pangalawa na ito sa nasa dulo yung bumibigay. So yan ang anaking na ano. Susubukan natin kung tama ang hinala ko. So, mahirap lang sa ganito, minsan dalawa. Okay. So, na-remove na natin. Tester natin. Mabilisan. Kung nawala ang shorted. Oh, nandun pa rin. Isa pa. So, sa taas. Wala, no choice. Talagang ganun. Okay. So, sa taas, oops. Okay. Shorted pa rin ba? So, no choice. Baba ulit. Ganun talaga buhay. Tingnan natin ang blocks. Hanggang sa makuha natin. Wala eh, walang puro weba eh. At least madali na yun matanggal pag may hinit na yung PCB. Okay. Okay, let's check. Kung nawala. Yeah, I got it. So, yung nasa dulo. Ah, nasa pangatlo. Testirin ko lang mabilisan to guys. Di ko napakita sa ano. Kung shorted din yung dalawa. Yan, para hindi na natin ibalik. Aha. Okay. Okay. So, yung dalawa ay papalitan na ay yung isa papalitan natin.
So, titingnan natin. Minsan guys, itong nasa dulo na to, ito, bumibigay yan. So, dito yung shorted natin sa dulo na to. Nasa gitna na to, pangatlo. So, minsan bumibigay itong nasa dulo na to. So, based yan sa experience natin sa repair. Yan. Bumibigay siya. So, titingnan natin. Pag in-stress test. Yan. Hindi ko alam bakit nabigay yung ganun. So, basta nasa experience ko, nabigay siya eh. Hindi ko alam kung bakit. Parang may magic. Pero okay naman na siya guys. Saan ba? Napalitan mo siya. Gigabyte, ganyan. Malimit sa gigabyte. Sa gigabyte, mas marami nga eh. Yung bumibigay. Hindi naman siguro sa firmware. Kasi ano naman siya eh. Okay naman eh. Pag pinalitan mo siya, okay na siya. Balik na siya sa dati. Yun yung napansin ko. Kung sasabihin natin siyang firmware ang issue, bakit na, ba't pag ano, nag-okay siya? Hindi na siya ganun. Ibig sabihin, walang issue sa ano, sa firmware. Hindi naman na siya nag-ano eh. Kagaya nung nandito, gigabyte. So, nag-back job siya. Nung nag-ano naman siya, okay naman ah. Nung pinalitan ko, hindi na siya. Hindi na siya nag-loko. So, hindi ko alam kung bakit mga ganun guys yung mga video card na yan eh. Pero, napansin ko naman ay nung pinalitan, okay na siya. Tinesting namin. Tapos sabi ng customer, sure, okay na sir. Wala nang problema. Siguro parang nasya-shock lang siguro siya or siguro adjustment, voltage adjustment. So, hindi natin masabi kung bakit siya nagkakaroon ng issue. Yan, bigla-bigla siya nagkakaroon ng issue sa ganun. So, hindi natin alam. Biglang bugi. Walang tayo ng pyesa. Sana mayroon pa ako. Kasi paubos na yung aking pyesa na to eh. Ay marami pa pala to. So BLN no. So okay pa. Marami pa tayo. So, sa baba siya. So yung sa taas yung palitan natin. Ang una nating lalagay yung sa dulo. So, yun dito. Nalagyan natin siya muna dito. Kasi para uminit na yung PCB. Yan, hindi masyado mahirapan yung ating mga ka-electrolytic capacitor. Yan. So, ganito siya. So, siya na nagkukusa mag-move. Nun siya kagaling. So, ang ginagawa ko dito, guys, ay tinatanggal ko na yung agad yung ano, yung mga nasa palibot. Para, kasi pag nainitan siya, lalambot ulit siya, mag-move ulit siya ng panibago dun sa katabi. Kaya ang ginagawa ko, tinatanggal ko na siya. I-retouch ko na siya agad.
Tapos yung next na uli. So baka ako magkamali ng mga ano position. So, yun natin siya. Yan, gagalaw yan. So, retouch. Alas 12 na. Bilis naman. Okay. So next. Retouch.
Hindi, ano lang, drop off lang yun. Drop off lang yun, walang, wala tayong ano. Eh, hindi, hindi tayo nagagana. Ano yun? Iiwan pa rin naman yun. Ganang wala naman tayong ano eh. Wala tayong VIP, ano eh, treatment. So, drop off lang. Tapos, wala tayo, ano. Kaya matanggal yung ano. Kailangan maganda kasi yung ating ano, pagkaka hinang-hinang. Yan, so so far so good. So so, hihingi na ako. Tatapusin lang natin to, guys. Tapos, i-ultrasonic cleaning ko siya. Hihingi na ako, eh. Ultrasonic, hindi na natin to siya, guys, ha, anuhin. Titestingin kasi may mga dust ito, eh. So, isang reason yung kasi yung bakit siya nasira. Kailangan po natin siyang i-run sa ultrasonic cleaning. Yeah, so let's see if it's still shorted or not. Or so far so good. Okay. So, unshorted natin dito. Yeah, so dapat wala na siyang shorted. So, ayan, as you can see, may reading na siya, guys. Hindi na siya shorted. So, problem is solved. Okay? So, monitor lang natin, guys. Kasi isa lang yung pinalta nating MOSFET. Then, minsan kasi, during stress test, tapos, in stress test, tapos namamatay siya, guys. You know, balikulay siya, shorted. Tapos, yung nasa taas yung bibigay. So, malimit yan, guys. So, based on my experience, kaya, in case na, no, dagdag, idagdag na lang natin yung MOSFET kapag bumigay siya. So, ganun siya. Nangyayari din malimit siya, guys. Lalo na sa, ano, tsaka, a problem lang natin, mayroon pa tayong big problem sa Inno 3D, guys. Ay minsan minsan, guys, ay palinhado siya. Yung mga ganito, Inno 3D ay sa lineup ng successful rate natin sa 100% successful rate natin, number 1 natin ay Sotac, 'yun yung pinaka 100% pa natin ngayon. Sumunod
Yung percentage natin is gigabyte, so nasa 70%. Yung successful rate. Then yung sumunod sa gigabyte guys is yung MSI. Yan, MSI. Nasa 60%. 50, then yung 50% na yung ating iGame or Cooler Pool. So yan. Sa mga ano branding. Tapos ito guys, ito yung another ano yata. Nasa 50% lang din guys ito. Itong Inno3D. Meron kasi ako ni-repair nito guys. Ano siya? Palagi siyang back job. Balik-balik lang siya. So, tumagal naman siya. Umabot na isang buwan. Nasira na naman. So, hindi... I'm not sure lang din guys kung sa talagang defective na yung GPU. Pero, anong nangyari kasi guys? Nag-isang buwan naman siya eh. Eh, possible. Baka may other issue. Fluctuate. Ganyan. Kuryente. May siya dumataas kuryente. Tapos wala siya EBR. Or pagkakasalpak niya, or PSU niya, or motherboard niya. So, depende yan, guys. So, yun, guys. I-share ko lang. Based on my experience, na bumabalik sa atin yung Inno3D. Yan. Itong mga ganito kasi, Matic yan. So, Matic yung Gigabyte, MSI. Ah, hindi, guys. Gigabyte at saka Inno3D. Harus pares lang yan na design ng PCB. Yan. Ang Matic dyan, laging may sumusunod na isang MOSFET. Diba? Pinalta natin to. Yan. Yung nasa ano dyan, bibigay naman yung nasa taas. Malimit yan guys, so yung pangalawa. So, yan ay based on my experience. Yan. Kaya minsan, sa mga repair ko, yun, sabi, inaano ko na yan sa customer, sir, ano yan, baka biglang bumigay. So, two MOSFET ang babalik, ang ano natin, ang papalitan dyan, pag ganyan. So, pinapaalam ko agad dyan sa customer. So, pa, in case na bumigay. So, during stress test, kasi ang nangyayari minsan, na stress test, nag-pass, nasend ko na yung video. Yan, pero nasabi ko na sa kanya, sir, ano yan, ganito, ganito. Ayan, ganun. So, kailangan din siya nasa pag-uusap yan. Tapos, yun. Ang ginangyari yan, natry ko pa sa games. Tapos, pagpatay ko yan, guys, pag-shutdown, bigla siya nag-ano, shorted. Shorted na, no. Tapos, pagbuhay ko, yun, shorted niya. So, yun ang isa na experience ko, guys, sa Inno3D at saka Gigabyte. Ayan. Kaya, minsan, ang binibigay kong sa customer, sinasabi ko, ito MOSFET, ang sira. Kasi, ayun, reserva na yun, guys. Either back job kasi or ganon. So, ganon siya. Pag nagba-back job. Ayan. So, ayan, guys. Update ko kayo later. So, i-ultrasonic cleaning ko muna to. Kasi pag ganito, guys, may history ng matagal na, ano, dust yan. May dust yung ilalim na memory. Tapos, napansin nyo. Ultrasonic cleaning muna. Tapos, bago natin siya testing. So, yan naman yung SOP natin dito, guys, sa video card repair. So, mapapansin nyo naman lahat ng mga video ko na ina-upload. So, ganyan. O na ultrasonic cleaning ko na muna bago ko siya stress test. Kailangan yung SOP, maganda rin eh. Yan, sa isang business. Kailangan na yung maganda yung procedure. Kaya nga, yan yung nagpaparami ng customer sa akin, guys. Kaya mapasin nyo. Sa pila ng repair ko, guys, sa likodan ay napakahaba ngayon. Ayan, o. This is, ano yata yan eh. 37 person and 41 pieces. Tama ba? 47 person, 50 pieces. So, ayun, bali, 52 pieces na siya, guys. Ayan yung pila ng repair natin. Ayan po. Ayan, yung ganyan karami yung nagpapagawa sa atin. So, maintain yan, guys. Araw-araw, may dumadating. So, yung nare-repair natin, day by day, napapalitan. Bumabagsak yan ang lineup natin day by day. Naging 20, magiging 37, magiging 30, 40, magiging 50. So, ganyan yung lineup natin day by day, guys. Buwan-buwan. O taon-taon sa loob ng ano. Parang ganyan. So, luyan yung loop ng ating mga repair process. So, ganyan karami ang nag-umaas at nagpapagawa sa video card repair. At yun nga, siyempre, minsan nakakalungkot nga naman isipin ay dito talaga. Kasi guys, kami ay talaga dito sa video card repair. Halos lahat na nakikita namin galing na sa repair, galing na sa ibang technician. So, hindi natin masisisi. Talagang ganun ang buhay. Doon, siyempre, as a customer, select sila ng no picks, no pay. Yeah. Doon sila magpapagawa. Kasi nga naman, kahit hindi magawa, lumabayad. Dito kasi sa video card repair, may bayad kasi, guys. Kasi matik yan. Sigurado yan dito. 100% na pag na-diagnose yan dito sa video card repair na chip na yung sira. Yeah. Tapos binibigay namin yung best recommendation. Kasi yung naka, dito guys, yung naka sa likod na makikita nyo dito sa akin. 500 pieces donated by our customer. So, ganyan karami guys ang donated. Sa mga sira yan guys ha, ibig sabihin yung successful rate ay mas mataas dyan.
Kasi binilang namin to. Nasa ilan nga yung binilang natin yung video card lahat-lahat? Ilahat ba? 4,000? Ilang pieces nga yun? Hindi, ito 500 to. Yung mga na-repair natin, hindi ba nasa... Ay, yun nga pala, no? Ayan, so guys, yung mga, ano pala? Iba sa yung nandito, ang bilang namin, nasa 500 pieces yung mga donated na video card. Ayan. Siyempre, yung mga na-repair, yung successful rate. So, marami yun, guys. Marami yung successful rate. So, alam niya ng mga, ano, yung mga nagpapagawa sa... So, mas marami siyempre yung successful. Kasi dito sa video card repair, dito sa atin, kagaya nito, mapansin nyo, successful siya. Sa isang araw. Yung kahapon, success, ang yung kahapon, ang na-repair ko ay 3 pieces. Ang tama, 4 pieces yung na-repair ko kahapon. So, ang isa, yun yung palyado. So, tsira yung GPU chip. So, ibig sabihin, yung successful 3 sa 3 pieces, isa minsan, ano, minsan araw-araw, successful. Yung naka-edit, nakapila, oh, successful lahat yan. At marami yung successful rate kaysa sa sirang GPU chip. Minsan kasi, pag sira na yung GPU chip ay medyo mahal. Tapos pag marami yung memory, binibigay ko kasi yung best recommendation sa may-ari. Yan. Tapos, ano rin naman, via practical. Siyempre, pag malaki na yung magagastos, ay second hand na yan. Ay kung mas mura pa yung second hand, konti na ang price yun na second. So, boom, pinabibili na lang namin sila. Ayun. Yung best recommendation para sa kabutihan ng clients. Ngayon, kung talagang importante sa kanila, pinare-repair nila. Meron mga ganun eh. Meron niya 1050 Ti. Bili niya 15,000. So, nagastos niya, ano eh. Nagastos niya ay 4,200. 1050 Ti yun guys ha. Pero, ang bili niya ay 15K. Brand new yun guys ha. Brand new. Asin. Ay dahil naihiyan siya ng daga. So, ginastos niya. Pinalitan ng memory. 4,200. Kasi ang 1050 Ti, makakabili ka 4,500. Chicken na. So, sabi niya, eh sir, pagawa ko yan, ano yan eh, kabibili ko lang yan sir eh. As in, baran nyo pa, no? Matagal na yun na guys ng repair ko. Meron naman, 1650, yun. Ang bili niya, 12K. So, ngayong litis lang yun, litis version. So, ang gagastos niya, 5,200. Oh, ibig sabihin, sabi nga, pag nabili mo siya ng 15K o 12K, mahal, mas mahal talaga yung baran nyo. hindi na siya in-accept ng warranty. Kasi nga naman, ano na siya, yun na, hiyan ng daga. Broke, ano eh. Voided warranty kasi kapag liquid damage. So, nagawa naman natin siya. So, atas hanggang ngayon siya, guys, ginagamit pa ng mayari. So, ganun siya. Binavalue din yung ating video card. Depende sa mayari kung anong pass siya nila. Yan. So, ako, binibigay ko yung recommendation. Sabi ko, bumili na lang. Sabi niya, hindi, sir. Ano yan? May sentimental value sa akin. Bili ko yun sir, brand new. Talagang selyado yan. Totoo naman, selyado talaga. Tapos yung PCB niya, malinis pa siya. Talaga, sabi ka, sayan. Kaya nga pinag-inanohan ko sa yung customer. Kayo sir, kung ano yung best recommendation? Binigay ko lang yung best recommendation. Yung sabi ko, yung magagasto sir, versus brand new, mas mahal pa rin yung brand new kung bibili ka uli. Yun. Pero yung second hand, ganito yung price. Pero itong iyo sir, bago pa yung PCB, pwede mo pa yung ikotin nyo. Depende lang sa'yo sir kung kaya mo pa. Or bibili ka na ng second hand. Sabi niya, paggawa ko sir. Yan. So, ganun lang ang mga, ano, pag, basta't mahalaga, inapaunawa mo sa customer yung mas magandang bahagi. Basta malinis ang PCB at talaga namang hindi naman, yung liquid damage kasi niya, tinamaan lang siya. Tapos sa memory, pinalitan siya ng isang memory. Tapos, yun lang. Ayun, ano pa naman, maaganda pa yung PC. Brand new pa. So, ganun lang siya, pinagawa niya. Sabi niya, sir, paggawa ko. Tatanungin kasi ako na eh, sir, ano mas maganda nyo? Pwede nyo parang sa sarito paggawa kasi maganda pa naman ang PCB. Maganda pa yung piyasa. Yan, ito nga lang magagastos sir. Pero mas mura pa rin to kaysa sa brand nyo na pagkakabili. Sabi, ayun, sige sir, paggawa ko sir. May sentimental value yan sa akin. So, yun. Ganun lang siya, guys. So, binibigay natin sa customer yung pinagandang ano. Yan. So, dito sa video card repair. So, laging ganun. Best recommendation ulit na palaging binibigay. Yan nagpaparami ng customer namin. Ayan. So, tutuloy ko na lang guys ito. Yung ultrasonic cleaning ko muna. Okay, update ko kayo later. Ito na yung update natin guys. Re-repair natin. Ayan siya. Napakaganda ng kulay.
Yan, it's working. Lowered na red. Ang kulay na ito. Yan, napan spinning. Yan, okay na siya guys. Benchmarking na. So, ang EPS niya guys, ang nandito ay 154, 160, 145. Yan, nagto 200 siya guys, ang EPS. So, yung nire-repair natin na ito is, this is Inno 3D, RTX 3060 Ti. Tama, RTX 3060 lang pala na 12GB. Yan, 3060, 12GB. Yan. Ang memory niya guys is DDR6 na Samsung. Yan, 192 bit. So, kompleto na yung GPU chip function niya. So, may P6 na, ray tracing. So, kompleto na siya guys. Yan. So, yung temperature niya, mababa lang guys. So, 60 degrees Celsius. Maabot siya ng 69 degrees Celsius sa high extreme reading. So, ayan siya guys. As you can see, ang rendering, napakaganda. Ayan, yung EPS niya is nag-aabot ng 300. Ayan. Okay naman ang ano, specification nito guys, video card na to. Halos katumbas na rin siya ng 3070. Ayan, kunti lang yung difference. Kasi yung GPU clock niya guys, ang reading niya is mataas na. Nasa 1.9 siya. 1.9. Tapos yung memory clock is nasa 1.8. Ayan, yung... So, okay naman yung ano niya. Ang default niya kasi is nasa 1.3 lang eh. So, okay naman yung performance niya. Maganda naman. Ayan, running niya. Stress test. Ayan, so, wala naman tayong bug sa temperature. So, pan speed natin, mababa lang, 39%. Kasi this is a tri-pan. As you can see naman, tri-pan siya. Tapos maganda yung cooling temperature niya. Malaki yung heatsink. Maliit lang yung PCB. Ayan guys, ito na yung ating score. So, EPS natin ay 168. Score natin ay 4,231. So, yung maximum EPS natin maabot siya ng 388. So, minimum 28. Ayan, so far, so good naman guys. Ang working fine naman sa temperature. As you can see. Ayan, okay na po siya. Bali, isang MOSFET pa lang po yung pinalitan natin. Isang MOSFET lang. So, wala naman siyang bumigay kapag ka-testing natin. So, susubukan ko rin siyang i-testing sa... subukan ko rin natin siyang i-testing sa games. Yan. Kung may bibigay pang isa. Kasi yung mga ganyan, sa bandang huli, may bumibigay na isa. So, susubukan natin. At least, para mag-pass. Kung hindi naman siya na-apektuhan masyado, kung isa lang yung MOSFET talagang bumigay, kasi ano naman siya eh, hindi naman siya, yung pagkakasira ng MOSFET ay hindi naman siya, walang solder ball na tumalbog. Ibig sabihin, hindi siya ganun ka-pull short circuit. Hindi kagaya nung, kasi ano lang siya, yung parts lang talaga yung nag-short circuit. Ibig sabihin, maliit pa yung paa, yung ampere na kinakain ng shorted. Hindi kagaya nung nag-shorted siya na using balls, mas malaki yung ampere. Halos pumibigay minsan, pati fuse. Yeah. So, yan naman. Okay naman itong repair natin na to. So far, so good naman, guys. So, bagong palit na yung thermal pad, thermal paste. Ayan. Tapos, nilinis ko na rin, guys, yung kanyang heatsink pan. Mas matagal ba nga, guys, yung paglilinis, eh. Ang tagal bago malinis ng mga pans niya. Bago, kumpara sa repair. Mas mabilis pa yung sa repair, guys. Ayan, bago ko natapos. Kasi ngayon is, ano na, is 3 PM na siya bago natin siya natapos. Kasi nilinis ko pa siyang maigi. So, ngayon ay November 7, 2023. Yan ang ating repair, guys. Yan ang ating update sa Inno 3D na nirepair natin. So, ano lang ito nga. Ngayong umaga lang po natin yan nirepair. Kaninang, so, nakapag-start na ako repair. Alas, ano na yun. Alas 11 na alam ko. Ayan. So, yan po ang ating updates, guys, sa nirepair natin video card. So, mali, magpapaalam na po ang Workshop Fix video card repair. Ayan. Para inviting sa mga bagong salda sa aking YouTube channel na nanonood nito. Please subscribe to my YouTube channel and paki-like na rin po and mag-comment po kayo. Paki-share na rin po para makilala pa tayo nung iba nating mga customers. Ay, paki-refer na lang po. Ayan. So, ayan. Yan po ang updating updates. So, hanggang sa muli. See you in the next repair. Bye for now. Ayan guys, para ano pala, update sa pila ng repair, November 7, 2023. So, ang current lineup natin is 52 person and 46 pieces. 46 person and 52 pieces. Ayan. So, yan ang ating updates.